Okay, welcome back to Himhay Agri Vlogs at sa lahat ng viewers natin dyan. Ano? So, shoutout sa inyo lahat at andito na tayo sa part 2 ng ating discussion ng pag-re-review sa lahat ng mag-take at nagre-review ng licensure examination for teachers na may major na AFA Agri-Fisheries Arts. Okay, Agriculture and Fishery Arts. Okay, so ang topic natin ngayon is plant classification. Okay, so kung pag-aaral natin dito, yung mga uri ng halaman, kung saan ba sila naka-classify. Okay, kung saan ba sila nabubuhay, and kung ano yung purpose ng mga halaman na ito. Okay? Plant classification. Plants are classified according to the following criteria. Meron tayong botanical classification, descriptive classification, at agricultural classification. Botanical classification, based on morphological characteristics of plants as well as their anatomy, physiology, and DNA sequences. Okay? Descriptive classification, based on the environmental adaptation, growth habit, and other observable features. Okay? Kung saan sila nabubuhay at kung saan sila nakatira at kung saan makalimitang makikita yung isang uri ng halaman. Then, pasok tayo sa agricultural classification, kung saan ito mismo yung pinagkukunan natin ng ating kinakain, ano, yung mga raw products. Sabi dito, based on the usefulness and unusefulness. Useful plants are called crops while those otherwise called weeds. Okay, so yun daw mga halaman na intended natin at pinagkakitaan natin, kinukuha natin ng pagkain, tinatawag natin crops, while yung mga halaman naman na hindi natin pinapakinabangan ay tinatawag natin weeds or damo. Importance of classification. Number one, simplifies plant collection initiatives, research, breeding, and specialized efforts. Number two, standardized local botanical names, facilitated efficient communication, dissemination, and retrieval of scientific information. Number three, indicates that those crops have similar uses, adaptation, growth habits, and method of culture. Okay, number four, important in intergenetic grafting, like tomato and eggplant, of Solanaceae family. Okay, so may tatakil natin lahat yan. Ano? Number five, important due to commonality of some crops. Okay. So, botanical classification, mayroon tayong mode of reproduction. Dalawa ito, yung sexual reproduction and yung asexual reproduction. Sexual plants develop from seed or spore after undergoing union of sexual gametes. Okay, so yun, pagka ang sexual reproduction is nagmula sa buto. Okay, yung halaman. Ano po? Then, asexual is plant which reproduce by any vegetative means without the union of sexual gametes. Okay, so ibig sabihin, walang nangyaring union from the sexual gametes male reproductive organ at saka yung female reproductive organ, which is the estamen and the pistil. Okay? Mode of reproduction. Stop ka. Okay? Mode of reproduction. Pollination. Number one, naturally self-pollinated grubs. Both pollen and embryo sac are in the same floral structure or in different flowers but in the same plant. Okay, so ito yung parehas na female and male reproductive organ ay nasa iisang puno. Ibig sabihin, sa iisang puno matatagpuan yung estamen, which is the male part, and the pistil, which is the female part. Okay, so sample dito is natural self-pollinated is yung corn. Okay, so yung nasa taas na bulaklak niya is the estamen, and yung puso niya, yung may buhok, is that the female part. Okay, so number two, naturally cross-pollinated crops. Pollen crops from the anther of one flower to the stigma of another flower in a separate plant. Okay, pag sinabi natin cross-pollination, ito naman yung parehas na reproductive organ ay nasa magkaibang halaman. Okay? Nasa magkaibang halaman mo, matatagpuan. Next, number three, both self and cross-pollinated crops. Largely self-pollinated crops but varying amounts of cross-pollination occur. So, okay. So, sila daw yung mga uri ng halaman na talaga naman is self-pollinated but may instances na nakakaroon ng cross-pollination. Okay? So, yan po, number three. Lifespan, pag-usapan natin yung lifespan ng isang halaman. Ano po? So, mayroon tayo dito. Number one is the annual. Okay? Yung lifespan is yung gaano ba katagal yung buhay ng isang halaman na nabubuhay doon sa isang
taniman. Mayroon tayong tinatawag na annual plants which germinate now, grow, flower, produce seeds, and die soon after producing seeds all in one season. Okay. So ito yung mga halaman na nabubuhay sa loob lamang ng isang season. Ano po? So usually ito mga to is annual plants is nabubuhay sila ng less than 1 year. Okay. After 1 year, tigil na ang kanilang buhay, mamamatay na, but continuous pa rin po yung production ng kanila. Kung sila ay nakapag-disperse ng seeds, continuous pa rin yung production of that kind of plants. Next is Benyal. Okay, Benyal, plants that requires 2 growing seasons to complete its life cycle. The first for vegetable growth, vegetative growth, and the accumulation of the food reserve, and the second for the production of reproductive parts. Oh, ito namang Benyal, ito yung nabubuhay ng 2 season. And usually, pag sinabi nating Benyal, ito yung tumatagal ng more than 1 year, but less than 2 years ang kanilang buhay. So, ibig sabihin, hindi sila tumatagal ng mahigit sa 2 taon. Next is the perennial plants. Plants that live indefinitely. They grow and produce seeds year after year. Okay, so ito yun naman yung mga halaman na hindi natin alam kung kailan matatapos yung haba ng kanilang buhay. And continuous yung producing ng seeds nila. Ano po? So, usually, yung tinatawag natin perennial plants is yung tumatagal ng mahigit 3 taon yung kanilang buhay. Okay? Growth habit, meron tayo ditong herbs. Number 1, succulent plants with self-supporting stem. Okay, so self-explanatory naman, alam naman natin kung ano yung herbs, diba? Next is vines, herbaceous climbing or twining plants without self-supporting stem. So ito yung mga vines, yung mga gumagapang. Okay, so next, lianas, woody climbing or twining plants which depend on other plants for vertical support to climb. Okay, so ito yung mga ugat. Hindi siya ugat eh. Paano ba ito? Yung mga nakakapit sa mga malalaking puno pag pumupunta tayo ng bundok. Ano? So sila yung mga kumakapit sa malalaking puno, and usually sila yung mga parang mga ugat kung titingnan, pero hindi sila ugat. Ano po? Sila po yung lianas, woody climbing vines po sila. Okay? Next, number 4 is shrubs. Small trees or tree-like plants less than 5 meters in height. They are small, erect, woody plants which produce several trunk from the base. Okay, so ito na mga shrubs. Ito yung mga maliliit na puno. And usually, malambot to. Sample ng shrubs natin dito ay kadyos. Okay, if you are familiar with kadyos, kadyos is a shrub. Okay, number 5, trees. Plants having erect and continuous growth with large development of woody tissues with a single distinct stem or trunk. So, alam naman natin kung ano ang trees. Leaf retention. Okay, so paano nga ba naman yung leaf retention ng puno or halaman? So, mayroon tayong tinatawag na evergreen, deciduous, at saka herbaceous. So, pag-aralan natin, ano nga ba ang evergreen? Plants that maintain their leaves throughout the year. Upsized leaves are continually replaced by new flashes. Okay. So, ito yung dire-diretso. Ano po? Dire-diretso yung pagkadahon. So, pagkalaglag ng dahon, automatic may kasunod na uling new leaves na tumutubo. Wala siyang tigil sa paglabas ng dahon. Hindi katulad ng puno, natitigil, magkakaroon ng ilang buwan na walang dahon, then saka mag-re-regrowth ng leaves. Okay, so yun po ang evergreen. So itong upsize, for your information lang, yung paglaglag ng dahon is tinatawag nating abscission, which is cause doon is yung abscesic acids, which is the hormones of the plants na nagiging dahilan ng pagkalaglag ng mga dahon. Okay po, abscesic acid. Next, number 2, deciduous. Plants which shed off or lose leaves annually for extended period. So ito yung sinasabi ko kanina, yung mayroon silang taglagas, naglaglag lahat ng dahon, and hindi agad sinusundan ng panibagong leaves. So yung po yung deciduous plants, matagal uli bago sumunod. It took a month or weeks bago uli magkaroon ng panibagong dahon pagkatapos nilang maglagas. Next is the herbaceous. Leaves and stem dies at the end of the season. So ito naman po, pagkatapos ng isang season, mamamatay or malalaglag ang kanilang stem at saka ang kanilang dahon.
Next, pag-aralan natin yung adaptation or habitat ng mga halaman. Okay, so aquatic, hydrophyte or hydrophytic plants. Plants adapted to growing in water and waterlogged soil may grow entirely submerged, partly submerged, or floating, anchored to the ground in bogs, swamps, or besides the edges of the ponds, lakes, and streams. So, okay. So, ito yung mga aquatic plants naman is tinatawag natin na hydrophyte. Okay. So, ibig sabihin, mahilig sila sa tubig, more on water. And sample nga nito is kangkong. Ano po? So, si kangkong kasi is usually hindi mo kayang buhayin yan kung yan ay nasa dry land. Yun nga lang, kung ito, kung alaga mo naman, or ang tanim mo naman is yung upland kangkong, so pwede mabuhay sa dry land. Pero yung ating kangkong pusalian, Ipomoea aquatica, is talagang lagi siyang nasa tubig. And Ipomoea aquatica or the kangkong pusalian, yung heart shape po ang kanyang dahon is hindi po siya advisable para kainin. Kasi nga po, si Ipomoea aquatica ay kangkong is siya po talaga ay kini-clear niya, and usually nabubuhay siya sa mga waterlogged areas kung saan madudumi yung tubig. So mas maganda siya doon nabubuhay pag madumi yung tubig, kasi nga ang ginagawa niya is nililinis niya yung tubig doon sa lugar na yon, and yung mga metal ay ina-absorb ng mismong katawan ng kangkong, kaya hindi siya pwedeng kainin. And yung mga metal na yon, guys, pag nakain natin yon, yung metal na yon ay naiiwan sa katawan natin and pwedeng mag-cause ng sakit. Okay, kaya po hindi talaga advisable kumain ng kangkong pusalian or yung inverted heart shape yung kanyang dahon. Dapat po ang kinakain natin is yung upland kangkong o yung Chinese kangkong, yung parallel, yung parallel ang kanyang dahon, pahaba. Okay po. So next is the epiphyte or the epiphytic plants. Plants that grows above the ground on another plant but not parasitic, usually deriving only the physical support from the host by obtaining nourishment from the air and other sources, also called air plants or tree. Okay, so ito po yung mga epiphyte. Okay, so sila naman po ay hindi sila parasites nung ibang puno. Sila ay nakadepende lang yung support at yung kanilang nourishment ay dun sa hangin. Okay, tinatawag natin silang epiphyte or epiphytic plants. Next is the halophytes, okay, or halophytic plants. Plants that grows in habitat excessively rich in salts or under saline condition. Okay, so ano naman tong salts na to at ano naman tong saline na to? Okay, so pag tinignan natin at pinag-aralan natin yung pH level ng lupa, pag tumaas yung pH level ng lupa, ito yung tinatawag nating salinity. Ibig sabihin, mas mataas yung salts ng lupa. At pag bumaba naman yung soil pH, ito yung tinatawag nating acid or acidic. Ibig sabihin, mas mataas yung acid ng lupa. At pag sinabi nating halophytes, ibig sabihin ito, guys, mas mataas yung salts ng lupa. And usually, sample nito is talisay tree. Yung sample ng halophyte na talagang tumutubo siya in saline soil or mataas ang salts ng lupa. Next, meron tayong lithophyte or lithophytic plants. Plants that grows on rocks or on rocky terrain with little humus, absorbing nutrients from the atmosphere, rain, and decaying matter which accumulate on rocks. Okay, so ito naman yung mga uri ng halaman na mas gustong mabuhay dun sa mababatong lugar. And sabi nga dito, usually yung nutrients nila is kinukuha nila sa atmosphere, hangin, at saka sa nabubulok na bagay. Next, mesophyte or mesophytic plants, terrestrial plants which are adapted to moderate conditions. So, okay. So, itong mesophyte, guys, ito yung mga halaman na hindi pwedeng mabuhay in too wet or in too dry soil. Okay. So, sample nito is corn. Hindi sila pwedeng mabuhay sa masyadong basang-basang lupa or sa masyadong tuyong-tuyong lupa. Yan po yung mesophytes. Okay, next is parasite or parasitic plants. Plants that grows on other plants from which they take part of the nourishment or all of the nourishment. Okay, so ito naman yung mga parasitic plants. Ibig sabihin, nakadepende doon sa kanilang host yung kanilang ikinabubuhay, ikinatatagal. So ibig sabihin, pag namatay yung host, di patay din yung parasitic
plants. Okay, so kape tayo and good morning to all. Lalamig lang yung kape ko. Okay. Next, number 7 is saprophyte or saprophytic plants. Plants that grows on decaying organic matter and have no green tissue. Okay, so ito naman mga saprophytes na to, ito naman ay nakadepende dun sa kanilang, sa decaying matter yung kanilang pagkabuhay kasi nga wala silang green tissue for food development. Ano po? So nakadepende sila dun sa decaying organic matter. Next is the saprophyte or saprophytic plants. Plants that adapted to low light intensity or shaded. So ito naman yung mga halaman na gusto is shaded. Sila yung mga shade loving plants. Ano? And usually tinatawag natin silang saprophytes. Okay. Saprophytes pagka shade loving plants and pagka sun loving plants is tinatawag natin silang heliophytes. Okay. Next, terrestrial or land plants. Plants that grow on land, rooting in the soil. All halophytes, mesophytes, saprophytes, and xerophytes. Okay, so balikan lang natin. Halophytes is mga halaman na tumutubo sa saline soil. Next, mesophytes. Ito naman yung not too dry or not too wet. Yung soil dapat. Usually nga is corn. Okay? So, saprophytes is shade loving and the xerophytes. Ano ba tong xerophytes na to? Xerophyte or xerophytic or xeric plants that are adapted to condition with little or no water. Okay? So, ito naman yung kayang mabuhay. Ano kahit kunti lang yung tubig or wala mismong water yung area na kanyang tinutubuan. Okay? Tinatawag po natin silang xeric plants. Okay, pasok tayo sa agricultural classification kasi nga most of our products in agriculture ay under ng agricultural classification kasi pang-araw-araw natin ano, pang-araw-araw natin kinukuhanan ng ating pagkain, also not only for process but raw kasama po 'yan ano, agricultural classification. Okay, pag-usapan muna natin kung ano ba yung crops and ano nga ba yung weeds. Okay, crops are planted crops are plants that are useful, grown for purpose, and utilized by man either directly or indirectly, which is the raw or processed. Then weeds are plants that grow where they are not wanted and compete with the intended crop for space, soil, water, nutrients, and light. Okay, so ibig sabihin yung weeds, ito yung damo, yung crops, ito yung ating halaman. Ano po? So ibig sabihin, ito yung ating main crop. Pag sinabi natin crops, ito yung ating pangkaraniwira. Ito yung ating mismong tanim. And for example, meron kang taniman ng tomato, and doon sa taniman mo ng tomato, kasi ngayon yung intended crop mo, yun yung inaalagaan mo. So, once na may tumubo doon na talong, ibig sabihin, yung talong is not a crop. Magiging na siyang weeds. Weeds na po ang tawag natin doon sa talong na yun. Kasi nga, hindi siya yung domesticated, hindi siya yung inaalagaan natin, at hindi siya yung intended natin. Hindi yun yung main crops natin. Considered na yung talong na yun as weeds or damo. Agronomic versus horticultural crops. Okay, pag-usapan naman natin to. Agronomic crops are called field crops. Mostly annual herbaceous plants that grows under extensive or of large scale culture. Okay, pag sinabi natin agronomic crop, extensive, ibig sabihin hindi masyadong laborious. Ibig sabihin, pag nagtanim ka ngayon, balikan mo by next week, okay pa yung tanim mo. Yun po yung agronomical crops. And horticultural crops, referred to as a garden crops, are annually or perennial crops which are grown under an intensive system of culture, generally utilized by high moisture content and are therefore perishable. According to Janek 1972, these crops can be defined as intensively cultured plant directly used by man for food, medical purposes, and aesthetic gratification. Okay, so ano nga ba, ito yung namang horticultural crops is yung mga halaman na kailangan ng intensive or masyadong pag-aalaga. Ibig sabihin, kailangan mo siyang bisitahin araw-araw, kailangan mo siyang puntahan araw-araw, kailangan mo siyang diligan araw-araw. Okay? So, kailangan talaga niya ng aruga. Okay? Hindi mo siya pwedeng kaligtaan kasi nga, once na nakaligtaan mo,
baka magkaroon ng problema like diseases, so pwede yung mag-cause ng pagkamatay ng isang buong taniman. So, pag sinabi natin agronomical crops is hindi kailangan na masyadong alaga. Like corn, palay, sorghum, yes, sugarcane. So, yan po yung mga agronomical crops na sample. And, yun nga, hindi masyadong kailangan na matinding aruga, ano po, or labor, or pag-aalaga. Kasi nga, weekly mo lang siya puntahan, automatic okay na yon. Pag sinabi naman natin horticultural crops, ito naman yung kailangan ng masyadong aruga or intensive labor, kasi nga araw-araw mo siyang pupuntahan, araw-araw mo siyang titingnan. Ang sample nga nito is yung ating talong, sili, kamatis, which is kailangan mo talaga silang tingnan araw-araw, kailangan mo silang diligan araw-araw. Okay, next, based on primary uses, meron tayong food crops. Plants grown primarily for harvesting for the harvesting of any part of which is used by man as food or processed into food products. Okay, so ito yung mga food crops. Okay, number 2, non-food crops. Plants grown for the production of non-food products such as fiber, fodder, alcohol, and etc. So okay, so dalawa yun, isa is yung food products, yung ating pinaprocess, and the other one is the non-food crops. Okay, for industrial purposes. Number 3, staple crops. Plants grown for the harvesting of parts which are used as staple food. Okay, so sample nito is yung ating palay. Ano po, sila po yung mga staple crops natin, yung kailangan natin, pagkain kailangan natin araw-araw. Palay or corn. Next, number 4, cereal or grain crops. Annual herbaceous plants belonging to the grass family and some graminoids which are grown for their seeds or grains. Okay, so ito na mga cereal or grain crops. Ibig sabihin, ang hinaharvest natin dito sa mga halaman na ito is mga grain or mga buto. Okay, sample nito again is palay, corn, sorghum, soybean. So yan po yung mga cereal crops natin. Wet. Okay, so yan po. Next, number 5 is legume seeds crops or false crop. Seeds are utilized in the mature, dry form as food or feed or processed into various products. Okay, so ito mga leguminous crops, ito naman yung paborito ng mga mayrayuma. Ano po? So, ito po yung mga mabubuto na halaman. So, ibig sabihin, pagka kinain ito ng mayrayuma, automatic hindi sila makakalakad kinabukasan. Ano po? Ito yung sample ito is yung mga mabubuto is mani, sitaw, bataw, munggo, at marami pang iba. No? So, yan yung mga buto masyado, mabubuto masyado na halaman. Ito po yung mga leguminous crops. Root and tuber crops or tuberous crops. Plants with modified swollen root or underground stem which are commonly used as staple, livestock feed, and as raw material for industrial purposes. Okay, so ito ng mga root or tuberous crops is ito yung mga naglalaman, ano, mga laman lupa na tinatawag natin like kamuting kahoy, kamuting bagin, ube, ano po. So yan po, sample po ng mga tuberous crops. Number 7, oil seed crops. Plants grown for their seeds which are rich source of edible and industrial oil. Nahahati itong oil seed crops sa dalawa, which is the temporary at saka yung permanent. So yung temporary is annual plants whose seeds are used mainly for extraction of culinary and industrial oil, excluding essential oil. Hindi kasama yung mga essential oil. And pag sinabi natin temporary, automatic, sabi dito is annual plants. Ibig sabihin, yung halaman na pinagkukuha natin ng oil is only for less than 1 year or for 1 season only. Okay po, kaya temporary. And hindi kasama yung mga essential oils. Next is permanent oil-bearing crops, perennial, whose seeds, fruits, and nuts are used mainly for extraction of culinary or industrial oil and fats. So ito na po yung more than 3 years ang buhay at continuously growing year by year. Ano, permanent oil bearing crops like coconut. Okay, number 8, sugar and sweetener crops. Plants grown primarily for the production of sugar or other sweet tasting product. Okay, so very common naman sa atin yung sugar cane, ano. Next, beverage crops. Plants
which are sources of various drinks including juices, tea, coffee, cocoa, toddy, beer, and wine. Okay, so yan po yung mga beverages, crafts, ano po, main source na pinagkukuha na natin katulad ng kape, ano, cacao. Okay, so yan po. Next, rubber crafts, plants grown from the production of latex which is processed into industrial product called rubber from a rubber tree. Latex and gum crafts, plants grown for the collection of latex which is processed into chewing gum, inelastic rubber, and other industrial products such as surgical tapes and dental supplies, insulation, splints, pipes, golf ball, waterproofing, adhesive, and etc. Okay, so yun po. Number 12, dye and tannin crafts, plants grown as sources of tannin and coloring substances. Okay, so ito po yung mga okay ng halaman na yun. Sample dito is yung aswete. Okay, kung kilala si aswete, yun po. Number 3, fiber crafts, plants grown as sources of fiber, a strong thread-like materials used in making textile, ropes, twines, and similar materials. Okay, so yung fiber crafts, sample is abaka. And syempre, madaya pa naman tayo mga fiber crafts, ano po, na pinagkukuhanan niyang mga industrial product na yan. Number 14, pasture and forage crops, plants grown or managed as vegetable feed for grazing animals. So meron tayong soilage crops and silage crops. So yung soilage crops, ito yung mga grasses na pagkaputol mo, directly mo na siyang ipapakain dun sa ating alagang hayop. Okay, yun po yung soilage crops. And yung silage crops, ito naman yung pagkaputol mo, ipipreserve mo muna, peppermint mo muna, then after nung fermentation, saka mo siya ipapakain dun sa ating alagang hayop. Ano po? So ito yung pagminsan nilalagyan natin ng molasses. Next, biofuel crops, plants grown for the production of fuel that is used as additive or replacement for petroleum products. Okay, pasok na tayo dito sa olericulture or vegetable crops. Plants grown for their succulent and edible parts such as root, stem, leaves, young, stalks, fruits, or seeds for use in culinary preparation. Okay, so ito na, pasok na tayo sa ating vegetable crops. And under pa rin ito ng horticulture, ano po, yung olericulture. Okay, nahati siya sa dalawa, the edible part and the family, vegetable family. Okay, so ano nga ba yung mga nakakaing parte ng halaman? Meron tayong leafy, shoot, pod and seed, root, bulb, flower, fruits, and fruits. Okay, so pag-usapan natin yung leafy vegetable. These crops are grown mainly for their leaves. They are rich in vitamins and minerals. They also look decorative. Okay, so sample ito is yung ating pechay mustasa, moringa. Itong malunggay. Yan, so mga leafy vegetables yan. Shoot vegetables, plants grown for their edible shoot, mainly the young succulent stem. Okay, so ito yung mga talbos or shoot. Ano po? So sample nito is yung talbos ng kamote. Okay? So kung shoot is yung labong. Okay? Pod and seed vegetable, plants are grown for their young pods and seeds. Okay? Usually ito yung mga leguminous crops na nabanggit natin kanina. Root and bulb vegetables, plants grown for their swollen underground roots and stem. Okay, so ito yung mga root and bulb for roots. Ito sinabi natin kanina, yung mga not underground. Ano po? Underground root modification like kasaba, ube. At pag sinabi naman natin bulb vegetables, ito na yung garlic and onion. Flower vegetable, plants with edible flowers. Okay, yung nakakain ang kanilang bulaklak. Excuse. Sample ito is yung bulaklak ng squash. Okay, so bulaklak ng squash is nakakain po yun. Nga lang, pagka kinuhanan mo ng bulaklak yung squash, automatic, wala kang ma-harvest na fruit ng squash. Okay, fruit vegetables for their fleshy succulent fruits. Ito na po yung mga fruit vegetable like tomato, eggplant, chili. Okay, so yan po yung sample yan. Okay, it pag-usapan naman natin yung mga family ng vegetable. Meron tayong cool crops or crucifers. Vegetables belong to the family Cruciferae and Brassicaceae. Okay? So itong sample ito is yung mga pechay, mustasa, broccoli,
ano pa nga, cabbage. So yan po mga cool crops and crucifers. Yung kasi mga under ng brassica is ito yung mga pechay mustasa, and yung crucifers ito na nga sinabi natin kanina na broccoli, ano po, cauliflower. So yan po, cool crops po ang tawag doon. Then cucurbits, cucurbitaceae family. Okay, gourds and squash. So ito naman yung mga cucurbits, usually yung mga gumagapang. Ano po, yung cucurbits like dito yung mga gourd, yung bitter gourd which is the ampalaya, battle gourd which is the upo, wax gourd, kundol. So yun po, and sponge gourd which is the patola. Okay, then saka yung squash. Okay, so madami tayong gourd dyan. Okay, leguminous vegetables, seeds are rich in protein. Nabanggit naman natin to kanina. Lilies, members of Liliaceae. Okay, sample itong lilies natin is the asparagus. Okay, solanaceous crops called as fruit vegetable. Okay, so ito yung mga fruit vegetable na to. Nabanggit ko na rin to kanina. Dasili, talong, kamatis, tabako, and potato is under po sila ng solanaceous crops. Kasi po, yung kanilang mga buto ay magkakamuka or magkakaparehas. Ano po? And usually, kailangan muna silang kung magtatanim ka, usually, kailangan muna silang punla sa punlaan bago mo sila i-transplant into their permanent field. Into a permanent field. Mushrooms. Edible fungi belonging to the division of Basidiomycota, the edible part of an upright stalk and an umbrella-shaped cup. Okay, so kilala naman natin si mushroom. Ano po? So, yun po. Under sila ng Basidiomycota division. So, usually kasi itong nasa division ng Basidiomycota is yung mga edible fungi. Next is the pomological or fruit crops and nuts. Plants grown primarily for their edible fruits. Okay, so ito naman yung pang mga trees na ano po, yung mango, ano po. So yun po yung mga sample natin for fruit crops. Spice crops, plants grown for the production of the aromatic materials of substances which are used as food flavoring or for the other purpose because of their fragrance and preservative qualities. Okay, so ito po yung spice crops, yung mga ginagamit natin pampalasa. Yes, essential oil crops, plants grown for the extraction of essential oil which are volatile, aromatic, and substance for perfumery and other uses. So, yun po yung ating essential oil crops. Okay, pasok po tayo sa ornamental crops. Plants which are grown primarily for decoration or landscaping or to be appreciated because of their attractive flowers and foliage. Okay, ornamental plants. Okay, classification of ornamental crops. Meron tayong lawn or turf grasses. Grasses grown for aesthetic purpose in the landscape or for any outdoor recreational. Okay, so ito na yung mga damo na nakalatag sa isang area. Ano po, yung pong lawn or turf grasses. Cut flowers, plants grown for the attractive flowers with long shelf life. Okay, so ito yung mahaba yung buhay ng kanilang cut flowers. Okay, next, cut foliage, plants grown for the attractive foliage which are cut for floral arrangement and decoration. So ito naman is magandang tingnan yung kanya mga foliage or yung kanya mga dahon. Ano po? So, yun po. Next, aged crops. Short stature plants grown to serve as barrier between the lawn and the garden. Okay po, yun po yung aged crops. Nakatanim sa pagitan ng lawn and garden. Ground cover, low-lying, aesthetically appealing plants grown in landscape to suppress weed growth and to control, prevent soil erosion. Ito naman yung mga ginagamit nating pantanim para maiwasan yung pagdami ng mga damo. Ano po? And para maiwasan na rin yung soil erosion. Hedges, plants grown at the edges of pathways or boundaries and continuously pruned to knee-high height or upper but below the eye level. Okay. So ito naman yung usually nakatanim sa pathwalks, ano po, yung mga nasa gilid, yung kasing taas laang ng ating tuhod. Ano po, sabi, pwede pa siya tumaas sa tuhod, but mas mababa sa ating eye level.
accents, plants with showy feature distinct from the rest of the plants. They immediately attract attention and become a focal item in the landscape garden, and at the same time provide the contrast which give attention to the other plants. Okay, so ito naman yung halaman na nakakapagbigay, ano, para nakakapagbigay ng attention not only to doon lang sa specific plants but also doon sa kabuuang halamang nakatanim doon sa isang landscape. Specimens, plants having showy features or with unique characteristics which make them pieces of conservation or botanical curiosity or otherwise desired as collector's item. Okay, screens, plants grown to serve as barriers against sun rays to conceal certain part of the landscape. Okay, so ito yung mga halaman na tinatanim natin para maiwasan yung direktang sikat ng araw. Shade crops, trees, shrubs, trellis vines, and lianas which are grown mainly to provide shade singly or with trellis. Okay, yung mga shade crops. Next, avenue trees, trees and shrubs grown equidistant beside roads and trees. Okay, so ito yung mga nasa gilid na ng kalsada or ng daanan. Biocidal crops, plants containing organic compounds with pesticidal or microbacterial properties. So ito yung mga halaman na may kakayahang mag-repel or pumatay ng mga peste sa ating taniman. Next, industrial crops, plants grown to provide materials for industrial processing and production of non-food products. Agronomic and horticultural crops can be classified as industrial crops if they are grown for industrial processing. Okay, so ito na mismo yung mga kalimitan. And usually nga, sabi ko kanina na ang ating mga tanim crops is from industrial crops. Plantation crops, plants grown in large tracts of lands under intensive culture, where products are sold in distant markets rather than the local consumption. So ito naman yung mga pangmalakihan na ano, malakihang taniman na plantation crops kung saan ito yung kalimitan nating in exports. Pasok tayo sa special purpose classification. Okay? Ito yung mga special, ito yung mga sabi dito, basahin natin. Groupings of crops which are commonly used but cannot be appropriate place under agronomic or horticultural classification. Okay, so ito yung hindi natin pwedeng ilagay kung siya ba ay horticultural or agronomical crops. Okay, this classification do not be considered as direct benefit of the crop to the ultimate consumer and used to refer to plants having special advantages to the farmer himself in relation to his farming practices. Nabubulol ako. Okay, main crops. Any crop which is intended by the grower to become his main source of income. So ito na po yung ating mismong itinatanim na halaman, yung talagang domesticated and gusto nating pagkakitaan. Yun po yung ating main crops. Nursery crop, a plant which are temporarily grown in the nursery and later planted in the field or garden or used for ornamental display when it reaches the proper size and age. Okay. Itong mga nursery crop, ito yung mga uri ng halaman na ipinupunla or pinapalaki natin sa nursery, and pagka sila ay malaki na, namita nila natin yung kanilang average age and size, saka natin siya tinatransplant or tinatransfer sa kanilang permanent field kung saan talaga natin sila itatanim. Intercrop, any crop which is planted simultaneously with or before the flowering season of the main crop in intercropping. So, paano naman tong intercropping na to? Wait. So, yung intercropping, guys, for example, ito yung ating main crop. Yan yung main crop natin. Mag-i-intercrop tayo ng ating ibang halaman. Okay, sabi dito, simultaneously before the flowering season of the main crop in intercropping. So, ibig sabihin, before the flowering season. Dito naman yung intercropping. Magtatanim tayo dito ng ibang uri ng halaman. For example,
itong main crop natin, which is yung red, is the coconut. Naka-intercrop sa coconut is yung saging. Okay, yung black. O yun yung saging. Ano po? So, yun po yung intercropping. Okay. Next. Pillar crop. Any crop which is planted to fill a gap. Usually, of different varieties, species. So, okay. So, yung mga pillar crop, ito yung sample ito is yung guava, papaya. Opo, yun yung para ma-fill natin yung gap doon sa isang taniman or area. Relay crop, the crop which is planted after the flowering period or harvest of the main crop. Okay, saan naman itong relay cropping or yung relay crop? So, ito po yung sample nun. Okay. So, itong relay cropping, for example, may tanim ka dito na ampalaya. Okay, so yan yung ampalaya natin. Ampalaya. Okay. So, ito yung trellis niya. For example, ang hirap mag-drawing dito sa okay. So, yung ampalaya natin, yan yung tanim natin. So, paano yung relay cropping o yung relay crops? So, bago, pag namumulaklak na or bago malugot or mamatay yung ating tanim na ampalaya, tinataniman natin dito sa gilid yung tomato. Ano po? Yung kamatis na katanim na dito sa gilid ng ampalaya. Ang purpose nitong relay cropping is para yung mga ginagamit natin na pampatay pesticidyo, fertilizer at kung ano-ano pa is maabsorb ng ating bagong tanim na tomato. Kaya tinawag natin siyang relay crop para maipasa yung mga ginagawa nating activities or yung nutrients etc. na ginagawa natin doon sa area, sa farm, doon sa kasunod nating crops. And usually, pag naglugot na si main crop, which is yung red, automatic may kasunod na tayong possible na bagong halaman. Yun po yung relay cropping. And usually, itong relay cropping kasi kaya natin ito ginagawa para maiwasan na rin natin yung direktang atake ng mga peste. For example, yung ating kasunod na tanim is tomato, may iwasan ito, may iwasan natin yung mga direktang peste ng tomato kasi nga, yung nasa area is puro ampalaya pa at magkaiba sila ng family. Burahin natin pala. Okay. Next, cash crops. Any sort maturing which is grown to generate income while the main crop is still in its vegetative stage of growth. Okay, so itong cash crops naman usually is sinisingit lang natin doon sa ating main crops and usually ginagamit natin for cash crops is itong madali ang buhay lang, short maturing like pechay and mustasa. Catch crop, a short maturing crop that is grown simultaneously with the between of successive planting of the main crop to utilize residual fertilizer and soil moisture, also used as green manuring and emergency crops. Okay, so ito na po yung sample din ito, pwede rin natin to sa relay cropping. Yun nga lang, pinagkaiba yung catch crop is short maturing siya. Ano po, short maturing yung ating crop na itatanim. Ano po, para ma-utilize daw natin yung fertilizer na ginagamit natin. And sabi nga dito, ginagamit for green manuring. Okay, mamaya ko i-discuss or ipapaliwanag yung green manuring. Next, nurse crop. Any crop which is grown to provide shade and increase the humidity for the benefit of the main crop during the seedling and early stage. So, okay, yun po yung nurse crop. Ito yung tumutulong para hindi tamaan ng direktang sikat ng araw yung ating bagong tanim na halaman or bagong punlan na halaman. Which is yung bagong punlan na yun, yun yung ating main crops. Companion crop. Any crop planted close to the main crop to complement the latter's growth and production. Okay, so ito naman yung mga halaman na itinatanim natin dun sa katabi ng ating main crop. Usually, ito yung mga insect repellent crops. Ano po? Companion crops. Kasama nila. Ano po? Ang purpose nito is to repel yung mga insekto ng ating main crop. Cover crop. A crop grown mainly to control soil erosion, regulate soil temperature, control weeds, and reduce evaporative losses. Okay, so ito yung mga cover crops is para maalagaan natin yung ating soil. For example, nagkaroon tayo ng harvest, nakapag-harvest na tayo, and wala pa tayong planong gamitin yung lupa. So itong cover crop is ginagamit natin. Ano po, ginagamit natin to cover yung buong area para ma-maintain natin yung moisture and maiwasan natin yung soil erosion ng ating lupang taniman. Next, grain manure crop. A leguminous crop
grown to be plowed under the soil to increase organic matter and to serve as organic fertilizer. So ano ba tong green manuring or green manure crops? Ito yung mga halaman na itinatanim natin para sa kasunod na tanim natin is ay may benepisyo doon sa ating kasunod na itatanim. Okay, ulitin natin. Medyo narito ako sa section. Yung green manure crops, ito yung mga halaman na itinatanim natin para doon sa kasunod na pagtatanim natin, magkaroon ng benepisyo doon sa main crops natin. Okay, usually ito yung mga nagpipix ng nitrogen doon sa ating soil. Ano po, eh ginagamit natin yung plant debris na yon para sa ginagamit natin yung kanyang plant debris, parts ng kanyang katawan, mas na-harvest natin, magagamit natin yun for organic fertilizer ng ating kasunod na pagtatanim. Inilalahok natin doon or isinasama natin sa pagpa-plow or pag-aararo ng lupa yung mga plant parts na yon. For example kasi, kalimitan dito sa green manure crop is yung mga leguminous crops. Kasi nga, ang leguminous crops, guys, ay may kakayahan na mag-fix ng nitrogen doon sa soil. May kakayahan silang increase yung nitrogen dun sa soil para sa sunod na cropping season mo, maganda yung tanim natin. Siyempre, hindi lang, it is not because of the crop, but also with the help of microorganisms underground para ma-fix yung nitrogen dun sa lupa. Okay, so merong aside discussion yan kung naaalala pa ninyo, merong aside discussion yan para sa nitrogen fixation. Okay, next, agroforest crops. Any crops which is suited under a cropping system consisting of mixed agricultural and forest crops. Okay, magkasamang agricultural at saka forest crops. Contour hedgerow crop. Crop which is grown mainly to produce green manure and mulch. To serve as fire break to stabilize the soil to control soil erosion. So ito kasing contouring ito kung okay, so ipromote ko na rin. So meron tayo ditong video sa ating channel na contouring, paggagamit ng A-frame. So ito kasing contour na to, usually may tanim ka nito sa isang large or hilly area. Ano po? Palta natin. May gawin natin pula. O yan. For example, meron kang hilly area or bundok. Okay. Pag sinabi natin contouring, ibig sabihin, yung mga hedgerow crop, nakatanim yan dito. Nakaganyan ang style yan. Okay, nakakuntur yan dun sa area. Kung ito yung bundok mo, so nakakuntur yan dun. Ano po? Anong purpose nito? Sabi dito, unang-una nito is para maiwasan natin yung soil erosion. Mahold natin yung erosion. And aside from that, is mag-serve as green manure. Okay, so usually pag ito yung mga hedgerow crop, ang ginagawa natin or nakikita kong kalimitan tinatanim is yung mga pampakain sa ating alagang hayop like Renzoni. Ano po? So marami tayo mga nitrogen fixing crops. Ano po? NFC. So yan po yung ginagamit natin as hedgerow para ma-hold yung soil erosion. Ano po? And yun nga, for mulching purposes na rin and green manuring. Okay po. Next, trap crop or dewy crop. Plant grown to attract insect pests or parasites because they are the favorite host. Act as decoy or lure pests away from the main crops. Okay, pampaalis ng mga peste doon sa ating main crops. Wait. Sorry. Next, insect pest repellent crops. Plants grown along the borders and at strategic places in the farm to repel insect pests because of their strong aroma and anti-herbivore properties. Ito na yung binabanggit natin kanina na mga halaman na pest repellent. Ano po? So, sample nito is yung lemongrass, marigold, o yan po yung mga mababahong amoy. And usually, itong mga insect repellent crops, ito na rin yung ginagamit natin for concoctions. Ano po? Para pag in-spray natin, ferment natin itong mga insect repellent crops na ito na ferment at in-spray natin sa halaman, pwede nating ma-repel yung ating mga kalabang kulisap. Number 17, natural enemies attract crop. Flowering plants grown at strategic places in the farm to attract natural enemies of insect pest. Okay, so strategic, itinatanim natin to para i-attract naman yung insect pest at hindi direktang atakihin yung ating main crops. Okay, meron tayong two major classification of plants. Meron tayong
flowering or seed-bearing plants. Plants that bear flowers that later become seeds. Okay. Next is non-flowering plants. Plants do not have flowers or seeds, but mostly propagated through spores. Okay. So, yung classification natin, yung number one, yung flowering, ito na mismo yun. Siyempre, very common sa atin yung mga nagbubuto or merong butong bulaklak na ginagamit natin for reproduction. And meron tayong non-flowering plants. Ito naman is usually pag itong mga fore-forming, ano po, fore-forming is from fungi, kasi pores is fungi. At siyempre, para silang sexual propagation. Ano po? Two stages of plant growth. Meron tayong vegetative at reproductive stage. Vegetative stage, the stage where the roots, stem, and leaves develop. Reproductive stage, the production of flower and seeds. Okay. Pag sinabi na, excuse. Pag sinabi natin vegetative stage, ito yung simula dun sa pagtubo ng buto hanggang bago mamulaklak yung halaman. Ito po yung tinatawag nating vegetative stage. Ulitin natin, simula dun sa buto hanggang bago mamulaklak is vegetative stage. And pag namumulaklak na siya hanggang sa nag-harvest at continuous yung development o yung pagbunga ng halaman, yun po yung reproductive stage na tinatawag natin. Mula sa flowering stage hanggang sa pagbunga at pag-harvest is the reproductive stage. Okay, so yun dun. Dito po natatapos yung ating discussion. And ang next topic po natin is plant propagation. Ano po? Yung asexual propagation. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, and sana makatulong ano po yung mga ginagawa nating discussion para sa pag-review ninyo, paki-share po natin sa mga kaibigan natin na nag-review, nag-aaral ng AFA. And kaibigan, kaklase, kakilala, ano po. So sana po nakakatulong po itong ating discussion sa inyo. And maraming salamat po. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Thank you po. Ano po. Thank you. And good luck po sa board examination. Bye-bye.